classroom pinamahayan ng putakte. Nabulaho ang mga kabataang ito sa kanilang silid-aralan sa mismong umpisa ng pasukan dahil sa mga putakting namamahay sa may bandang labas ng bintana ng kanilang classroom. Sa kasagsagan ng kanilang classroom activity, habang abala ang mga mag-aaral sa kanilang performance task, bigla na lamang inatake ng isang ligaw na putakti ang isang babaeng mag-aaral at nakagat nga ito sa ilong. Agad namang gumawa ng hakbang ang kanilang guro. Pinakuha niya ng mga tuyong dahon ng nyog, ang tatlo sa kanyang mga mag-aaral na lalaki, upang magamit sa paggawa ng apoy. Dinala nila ito sa loob ng classroom at sinindihan ito upang sunugin ang bahay ng nagkukumpulang mga putakte. Dahil ipinagbabawol ng buong pamunuan ng paaralan ang paggamit ng kurtina, malayang nakakapasok ang mga putakte sa loob ng classroom. Napagdesisyonan ng kanilang guro na maglagay muna ng temporaryong kurtina sa kanilang bintana upang sa gayoy di basta-bastang makakapasok ang mga nagnanggalit na mga putakte kapag ang mga ito ay sinilaban na. Subalit, nahihirapan sila na sindihan ang kanilang nakuhang mga lumang dahon ng nyog dahil basa pala ang mga ito at nawalanan. Gumawa ng paraan ang kanilang guro. Kumuha siya ng mga papel upang ilagay sa mga lumang dahon ng nyog para nang sa gayoy mag-apoy ito kapag sinindihan. Sobrang natagalan sila sa pagsunog at pagtataboy ng mga putakti, dahil nga ay nahihirapan sila naggumawa ng apoy. Gumawa ulit ng paraan ang kanilang guro, kumuha siya ng mga lumang basahan na may floor wax, at inilagay niya ito sa dulo ng stick at nilagyan niya ito ng tali. Sinubukan nila itong sindihan, subalit nabigo na naman sila, dahil ayaw mag-apoy ang mga basahan. Kaya, sinindihan nila ng paulit-ulit ang mga lumang dahon ng nyog na may mga halong papel. Kinalaonan ay nagliyab na ito. Dahan-dahan na ipinasok ng lalaking estudyante ang kanyang mga kamay sa grills ng bintana, upang mahawakan palabas ang nagliliyab na dahon ng nyog. Iba yung pag-iingat ang ginawa ng lalaking estudyante dahil natakot din siya na makagat ng mga galit na mga putakte. Unti-unting sinilaban ng isang lalaking estudyante ang buong bahay ng mga putakte, kaya naman nagsiliparan ang mga nagnanggalit na mga putakte. Natakot ang mga estudyante, dahil baka makapasok ang mga ito sa bintana ng kanilang classroom. Mas lalong naging agresibo ang mga putakte nang makasagupa nila ang nagliliyab na apoy, kaya naman ay nagsiliparan ang mga ito. Inaatake nila ang nagliliyab na apoy, kaya naman ang ibang mga putakte ay nasunog, kasama na rin ang kanilang nagkumpulang bahay sa kisame, sa labas ng classroom. Kasabay ng unti-unting pagkasunog ng kanilang bahay, unti-unti ring nauubos ang mga nagliliparang mga putakte. Moral lesson sa buong istorya. Dapat sa lahat ng panahon, ay magtutulungan, at magdadamayan. Maliit man o malaki ang problema, maaari itong lutasin sa pamamagitan ng pagtutulungan, kahit ano pa man ang estado mo sa buhay, maging teacher ka man, o ordinaryong mag-aaral, itanim natin sa ating isipan na ang lahat ng problema ay ating mapagtagumpayan kung tayo ay magtutulungan. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At kung di ka pa nakapag-subscribe sa G Channel, pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para mas updated ka pa sa susunod ko pang mga videos.